Ang galing niya lumapit sa mga tao, ang galing niya lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo, tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga may init na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na ano? Na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan. Yung may hirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, eh sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Yun, no? Pag-usapan natin, no? Simster Bigotillo. Ayan, mga kababayan. Pag-usapan natin si Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan. Yan po, oh. Grabe yung kanyang, ano, no? Bigote, oh. Talagang, nusuklay-suklay niya pa yan. Sabi niya, guys, kaya siya nagpatubo ng ganyang bigote dahil meron daw siyang pelikula. Pero hanggang ngayon, eh, wala pang lumalabas sa pelikula para i-showcase yung kanyang ano, yung kanyang bigote, mga kababayan. Eh sabi niya dati, ewan ko kung natatandaan ninyo, sabi niya na kaya siya nagpahaba ng bigoteng pa ganyan, yung mahaba, Mr. Suave. Eh dahil meron nga daw siyang pelikulang gagawin. Eh hindi ko alam kung ano nangyari hanggang ngayon, eh hindi pa pinapalabas o hindi ko alam, mag-shooting. So wala namang balita. Kaya ganyan yung bigote niya. O baka naman sinabi niya lang yun, pero talagang gusto niya talaga magpahaba at magkaroon ng ganyang klaseng bigote. Ayan, Mr. Suave. Ayan, mga kababayan. So, ito, meron po siyang press conference. At dito, natanong siya tungkol sa mga nangyari. Muna sa Malacanang. At dito ay pinagtanggol niya itong kanyang kaibigan, kapartido, na si Senator Bato de la Rosa. Okay, so ito, diretso na tayo. Pakinggan natin si Robin Hood Bigotillo Mr. Suave Padilla. Ito po. Ayan. Grabe talaga yung bigote, no? Forma, no? Talagang dinidikitan pa ng gatas-gatas nung ano, nung kape. Siyempre, haba, eh. Pag minom ka ng kape, sasayad talaga yung bigote mo dun sa ano, eh. Sa baso, eh. Alright. Baka natin, baka nag-ano siya. Okay na. From those who attended po yung dinner with the president, ano po ba ang napag-usapan? Meron po ba kinalaman sa regulong sa Senate leadership or ang po direktiba na pag-usapan? Direktiba? Ba, hindi niya pwedeng utusan ng senador. Magkahiwalay kami ng ano, ano lang yun? Una, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung pong paanyaya ng ating mahal na pangulo. Lagi naman po 'yan magmula po nang ako ay naging senador. Lagi pong may paanyaya ang pangulo para makasama siya sa hapunan. Pero wala po doon nangyari na pinag-usapan ang nangyari sa Senado at hindi rin po napag-usapan kung kami ay uutusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil wala, hindi naman po kami sa ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Wala po. Wala po. Not even charter change? Wala po. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit
Kasi parang casual po eh, na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Yung pinag-uusapan, mga anak ko. Tinatanong ng Pangulo, kamusta yung mga anak ko? Kamusta yung asawa ko? So parang ang hirap po mag, ano yata, magpasok ng politika. Una sa lahat, wala akong reklamo kay Senate President Miggs as Senate President. Wala akong tutuhanan eh, sumusulod ako dyan eh. Okay naman si Miggs eh. Yung nangyari, alam nyo, kami ng PDP, apat kaming PDP. Okay. Ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, ano? Alam ko naman yung nangyari dahil ako ang presidente ng acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. Kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay SP, Miggs. Eh, siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Eh, yun po ang napagdesisyonan namin. Kaya yung artista block o anong block yan, hindi po, partido po namin ito ng PDP. Siguro po ang pwede nating tanungin diyan yung mga veterano dito sa Senado. Kasi kung ang ganyang mga hakbang, hindi po yan pwedeng mag-umpisa sa amin ng mga neophyte, ano? So, siguro sinabi naman din po ni Senator Chis Escudero, yung ating SP ngayon, na sinabi naman po niya na siya talaga ang nag-umpisa ng mga hakbang, siya ang kumausap sa mga senador. Opo, kaya siguro po sila na lang po ang tanungin natin, yung mga veterano po dito. Siguro ito po ano, para kasi hindi naman po naging unfair sa amin si SP Miggs, ano. Siguro sa amin na lang po yung rason namin na sabi nga ni Chis, ni SP Chis, ano, yung mga ganitong mga pangyayari, hindi naman tayo kailangan magpaliwanag, sabi niya. Basta kung ano yung rason natin, eh yun na yun. Basta ako, ito po ay desisyon ng partido. Hindi po ito isang desisyon ng isang tao. Kung ano man ang sana, ang inihingi namin, huwag naman masyadong, kawawa naman si Bato, kasi wala naman kasalanan si Bato. Si Bato sumunod lang sa partido. Sana maintindihan natin na meron pa dito sa Pilipinas na mga totoong partido politikal na talagang sama-sama. Okay na? Okay, maraming salamat po. Apo. Alright, so yan mga kababayan, palakpakan ba natin to o hindi? Ako kasi mga kababayan, parang hindi karapat-dapat
palakpakan nito eh. O, alam nyo ba kung bakit? Dahil napakaliwanag naman ng sinabi nila. Dito sa grupo ng PDP, sila apat sila, Robin, Tolentino, Bongo at si Bato. Ang importante sa kanila ay ang partido. So, hindi na pinag-uusapan ng prinsipyo, mga kababayan. Kasi, di ba, si Bato de la Rosa, gusto niya sana sumama sa minority. Ayaw niya sana nga kumampi kay Chis Escudero kasi yun ang feeling niya eh. Parang gusto niya nga, teka, gusto ko nga mag-minority kasi parang feeling ko pinag-iinitan ako. So, medyo gusto ko maging parang kasi pag sinabing minority, ikaw yung kasama dun sa check and balance eh, di ba? Ikaw yung kukontra dun sa mga maling ginagawa ng majority. So, ganun yung ano na iba to eh. Pero anong nangyari mga kababayan, kinumbisi siya ng mga kasamahan niya kasi ang sabi nga nila, ayan sabi ni Robin, kung ano ang desisyon ng isa sa part ng majority sa partido nila, yun din dapat. Doon ako na nagulat eh. Doon din dapat daw, o ganun din dapat ang iyong magiging desisyon. So, ibig sabihin, kung meron kang paninindigan sa sarili mo, hindi mo na magagawa yun, hindi na yung masusunod dahil ang susundin mo yung gusto ng partido. Kaya, ako, nalungkot mga kababayan eh. Kaya sabi ko, ano to? Hindi na importante paninindigan, prinsipyo. Importante na sa inyo, dyan sa PDP, ito ng partido. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo mag-isip-isip po tayo sa darating na eleksyon. Kasi, magkakampi-kampi to mga kababayan eh. Pagbiruin nyo, pag binasok nyo itong PDP na sinasabi ni Robin Padilla na solid, kasi re-electionist po ito eh, Tolentino, si Bongo, at itong si Bato de la Rosa, re-electionist po ito. So, nasa kamay natin kung ibabalik natin sila sa Senado o hindi. Ngayon nga, si Bongo, panay ang kampanya na eh. Kung ano-ano ng gimmick na ikita natin mga kababayan sa social media eh, di ba? Bumibili ng mga paninda ng mga bata. Bibilin yung bananak yun, nagtitinda nung tinitinda ng bata, tapos nakita niya may rashes. Alika, daling kita kay doktor. Ang daming gimmick ni Bongo na talagang naghahanda na siya para sa election sa 2025. Aso, nakakatakot kasi iboto itong mga to, mga kababayan, kasi kumbaga yung gano'n nila, pinalagyan nilang sinasabi, importante sa aming partido, partido, partido. E paano na yung taong bayan? Paano kung mali yung inyong desisyon? At dahil solid kayo sa partido, hindi nyo na isipin yung tama. Ang isipin nyo na lang, puro partido. Kagaya na lang kay Kibuloy eh. Halimbawa natin kay Kibuloy mga kababayan. Dahil solid sila, mga kababayan, dun sila kumampi sa alleged criminal, sa alleged rapist, sa alleged human trafficker. Na kung titingnan mo yung pulso ng taong bayan, galit na galit kay Kibuloy. Tapos ito mga to, solid. Solid sila, PDP. Dahil yun ang gusto ng partido, dahil kaibigan nila, dun sila kakampi. Nasaan na yung prinsipyo? So ayan mga kababayan, nasa sa atin po, nasa kamay po natin, sa kamay natin nakasalalay itong kinabukasan ng ating bansa. Kapag naglagay tayo ng ganitong klaseng mga politiko na ang importante ay partido kaysa po sa ating mga tao, patay po tayo dito mga kababayan. Yari po tayo. Kaya sabi niya, wag daw sisihin si Bato de la Rosa, sumunod lang sa partido. Alam mo kung si Bato de la Rosa, sinunod niya yung gusto niya at hindi siya sumunod sa gusto ng partido, baka pwede pa humanga ako kay Bato de la Rosa eh. Pero ngayon, mas lalo talaga akong talagang sobrang baba na natingo kay Bato de la Rosa. Sobrang baba na, traitor, tapos masyadong loyal dun sa isa na kahit mali na yung pinaglalaban, nandun pa rin sila dahil nga sa partido eh.
Eh, tignan mo naman na to. Si NPC, Nationalist People's Coalition ni Tito Zed. Oh, sino ba mga miyembro niya? Si Tevez. Oh, tinanggal nila dahil naligaw ng landas. Oh, ngayon, ito, si Mayor Alice Go na kasama sa NPC. O si Alice Go daw sabi hindi independent daw yun. Opo, independent po siya. Pero nung nanalo siya bilang mayor, sumapi po siya sa NPC. Kaya ngayon, kapag napatunayan guilty itong si Mayor Go sa pinagagawa niya sa kanyang nasasakupan sa Bamban Tarlac, ang gagawin ay tatanggalin po siya ng pamunuan ng Nationalist People's Coalition sa pangunguna ni Tito Zed. So dapat ganun po yung partido, hindi yung kinukonsinti ninyo yung kasamahan ninyo. Di ba? Okay lang sana kung tama yung pinaglalaban nyo, kaso halos nakikita namin, pero mo, kampihan ninyo yung alleged rapist, ang daming kaso ng abuso ng minor de edad. Ayun ba? Ganun ba ang pinaglalaban ng inyong partido, PDP? So ayun mga kababayan, nasa sa atin po, nasa sa inyo po yung desisyon kung anong nyo, gusto ninyo. Gusto nyo bang maaluklok pa sa posisyon na ito, ganitong klase mga politiko na ang mas mahalaga ay ang kanilang sariling interes ng partido kaysa po sa interes ng bayan. Nasa sa inyo po yan. Alright, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.